May mga pangyayari pong kalamidad kuminsan dahil sa kapabayaan ng tao. Halimbawa, tinambak ng tinambak yung basura dun sa Smoky Mountain. Kaya nung umulan ng umulan, gumuho yung mga basurang gabundok dun na pagtatabunan yung mga tao sa Smoky Mountain. Eh, ang Diyos ba may gawa no? Nang may gawa no'y tao eh. Ang kanyang kapabayaan at kawalang pagmamalasakit sa kapwa-tao na dukha. Halimbawa, dyan sa atin sa Pilipinas, may mga kababayan tayo nakatira sa daan, sa ilalim ng tulay. Eh kung napahamak ba yung mga tao na yun, natangay ng alon, sino ba may kasalanan? Ang Diyos ba? Hindi po. Pero meron pong mga natural calamities o mga kalamidad na hampas ng Diyos sa tao dahil sa kanilang ginagawang mga kasamaan. Pakinggan nyo sa isang talata ng Hob. Ganito ating mababasa sa 9:5 hanggang 6. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Ang isa pong pangyayaring hindi tao ang gumagawa, yung lindol kapatid. Sabi po sa Biblia, inuuga ng Diyos ang lupa sa kanyang pagkagalit. Isang bagay na maintindihan natin, pag lumilindol ng malalakas, may galit ang Diyos dahil sa kasamaan ng tao. Kaya lang naman siya nagagalit dahil sa kasamaan natin eh. Basahin natin ang Roma 1:18. Sapagkat ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Makita nyo, kaya ikinagagalit ng Diyos sa tao eh yung ating yung kasamaan ng tao, yung kanyang mga pang-aapi, pagpatay sa kapwa, mga kalayawan, sari-saring mga bisyo, nagagalit ang Diyos. Isa sa mga manifestasyon ng pagkagalit ng Diyos, pag lumilindol po, inuuga niya ang lupa. Lindol po yan eh. Ang isa pa, yung pagputok ng bulkan. Hindi ho magagawa ng tao yan, gawa ng Diyos yan. Basahin natin sa isang talata ng Awit 104:32. Na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig. Kanyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok. Ayan. Tumitingin siya sa lupa at nayayanig. Hinihipo niya ang bundok at umuusok. Ano ngayon ang nangyayari? Basahin natin sa mga pangyayari. Ito, mga natural calamities ito eh. Ito, kapahintulutan ito ng Diyos para maalaala siya ng tao. Doon sa aklat naman ng Amos. Oh. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa, Panginoon ang kanyang pangalan. Siya ang wika na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa lupa. Kagaya ng tidal wave. Kamakailan may nangyaring tidal wave na malakas dyan sa may Thailand, ano? At saka sa ibang parte ng Asia. Yun ay pagpaparamdam ng Diyos para ang tao makaalaala sa Kanya. Marami na po kasing nakakalimot sa Diyos eh. Yang mga lindol na yan. At saka yung mga bagyong malalakas, basahin po natin sa isang talata ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Ayon, maliwanag yun, ano, na nagbabangon siya ng malalakas na bagyo. Para ang tao ay makagunita, yan po ay hindi gawa ng tao yan, gawa po ng Panginoon yan dahil sa kasamaan ng tao. Pero merong mga kalamidad, gawa ng tao, kapatid. Kagaya limbawa nung aksidenteng nangyari dun sa Russia na napakaraing namatay dahil sumabog yung nuclear reactor dun. Eh, marami namatay. Kapabayaan po ng tao yun, hindi po ang Diyos ang may gawa nun. Thank you.
ang buhay ba ng taon ay desisyon niya. Nung ako'y nasa eskwela, siguro mga grade 4 ako noon, meron ako natanda ang tinuturo yung mga teacher ko. Life is what we make it. Ang buhay ay kung papaano natin ito ginagawa. Tapos meron pang party ng natutunan ko rin. Sabi doon, you are the master of your fate. You are the captain of your soul. Yun ang natutunan ko sa school. Which kung ia-apply mo physically, mayroong konting katotohanan doon ano, sa tao. Pag hindi ka nakakakilala ng Diyos, you are the master of your fate. You are the captain of your soul. Tapos, life is what we make it. Yun ay sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Pero, kung ang tao kumikilala sa Diyos, it is our fear of God and it is our obedience to Him that form the way of life that we are going to live on earth. Ang isang taong matuwid, gaya ni Noe, nabubuhay siya hindi sa kanyang gustong paraan. Nabubuhay siya sa kaparaanan ng Diyos. 6:9 ng Genesis. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Si Noe ay lumalakad kasama ng Diyos. Ibig sabihin, ang nasusunod sa buhay ni Noe ay ang Diyos. God is his leader. He is walking after God. Lumalakad siya kasama ng Diyos. Karaniwan sa nangyayari sa buhay ng tao is shaped by his faith. Yung paniniwala niya o kaya yung ambisyon niya. Diba, ang ambisyon mo ay maging abogado, yung buhay mo isi-shape nung ambisyon mo. Magtitiis ka, mag-aaral ka, no? 11 taong kang pasok ng pasok sa school, tapos kukuha ka number, iikot ang buhay mo doon. Ang ibig kong sabihin sa'yo, yung sa tanong mo na, yung nangyayari sa buhay ng tao, desisyon mo ba yon? Unang-unang mahalaga ron, desisyon mo, kung wala kang pagkakilala sa Diyos. Pero kung kagaya tayo ni Noe, ang ikinabubuhay niya, yung kanyang pananampalataya, yun ang nag-shape. Kung anong oras siya matutulog, kung anong oras siya kakain, ang nasusunod yung pananampalataya niya o pagsunod niya sa Diyos. Galacia 2:20. Basahin natin. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Nung tanggapin ni San Pablo ang aral ng Panginoong Jesus, hindi na ika ako ang nabubuhay, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya ang ikinabubuhay niya, yung kanyang pagsunod, pananampalataya kay Kristo. Yun na ang naging buhay niya. Di na kagaya nung dating nabubuhay siya sa kasamaan. Nung umpisa, basahin natin ang 1:13 ng Timoteo. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yao'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Nung una, bago niya nakilala ang aral ni Kristo, mang-aalipusta siya, kriminal siya, mamumusong siya, manguusig siya. Pinapapatay niya yung mga Kristiyano nung umpisa, nung hindi niya pakilala si Kristo. Iyon ang buhay niya. Kumbaga, meron siyang matinding paniniwala sa Judaismo, kaya yung ibang relihiyon pinapapatay ni Pablo. Kaya nung nangangaral si Kristo, pati yung mga alagad niya, kasama si Pablo sa pag-uusig sa mga alagad ni Kristo. Pero nung makilala niya yung aral, nabuhay ngayon siya sa paraan ni Kristo. Nawala na yung kanyang pagiging malupit,
nawala na yung kanyang pagiging makasalanan, siguro kasama na rin yung mga bisyo. Ang buhay ba ng taon ay desisyon niya. Pagka wala kang takot sa Diyos, di ka napapasakop sa Diyos, it is you who decides for your life. 16:9 ang kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Sabi sa English, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. It is you who decides. Pero kung papasakop ka sa Diyos, sabi naman ng Biblia, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Gusto nating matuwid, magpasailalim tayo ng kapangyarihan at aral ng Diyos.